ありがとうございます。Hello guys, welcome back po ulit sa aking channel. As you can see sa ating harapan, ang pagsasaluhan po natin ngayon ay sushi. Ang dami. Hindi ko alam kung mauubos ko to dahil lahat yan ay may kanin. Hindi rin po tayo masyadong mahilig sa sushi pero tatry natin. Si wife yung favorite yan. So, let's see and tignan natin kung gaano karami ang makakain nating sushi ngayon. Pero bago tayo mag-start, syempre, meron tayo dapat inumin. So, ito ating cola. Bawas na siya. Narinig niyo yun? Hindi na ako nag-ice kasi malamig dito eh. Malamig na dito. Makikita niyo naman sa suot ko. Naka-pull over pa ako. Sa kaisang bagay pa po, hindi ako masyadong marunong gumamit ng chopstick. Kaya kapag kumakain kami sa, for example, Korean, Japanese, Asian restaurant, nagre-request talaga or humihingi ako ng kutsara or tinidor. Kasi hindi talaga ako masyadong marunong nito. So, ayun. I think, simulan na natin kumain ng sushi. Sabayan nyo ako. Baka may sushi rin kayo dyan sa bahay nyo. Or pa-deliver kayo. So, saan tayo magsisimula? Dito tayo magsimula sa... Dito sa may mga sesame seed. Ito is tempura sushi. Tempura sushi, guys. Yan. So, start natin dito, guys. Tikman natin. Oop, tumutulo. Yan, dito. Masarap. So, dito naman tayo next sa salmon with avocado. So, ayan. Try natin. And cream cheese. May cream cheese din pala. Meron palang wasabi dito. Try ko nga. Medyo maanghang to ata eh. Oh, naglag. Giniagawa mo. Try natin ng konting anghang. So, ayun. Masarap ah. Thank you, Shun. Thank you. Okay, dito naman tayo sa pangatlo. Ayun na, nangangalay na yung kamay ko. Dahil hindi tayo sanay mag-chopstick. Guys, ayan. Ito, meron naman siyang may avocado din, tapos merong crab stick, saka yung Japanese na mayonnaise. Try natin to, pampatanggal daw ng umay. Wala, hindi ko makuha. Ayan na. Kamay na natin. Masarap nga. Malasama mo yung luya tapos may konting tamis-tamis. So, ito yung salmon lang yung meron siya. So, yan guys. Salmon lang. Masarap nga ito, oh. Kamay na natin. So, ayun. Itong ginger na to, favorite to ni wife eh. Lagi niya itong kinakain kapag pupunta kami dun sa isang Japanese restaurant na may nagsaserve na robot. Pangalan nun, Hero. Asian restaurant, hindi lang Japanese. Meron din silang ibang cuisine. So, favorite niya to. Tapos, ayoko naman parang i-try. Pero ngayon, na-try ko na. Masarap pala siya. So, ayun, na-try na natin yung apat. Ito, try naman natin to. Hindi siya sushi. Siya, itlog. Parang Japanese style. Tamago, yung tawag. Tamago yung pangalan niya, tamago. Try natin. Itlog. My favorite. Sarap, guys. Shoutout sa lahat ng mahihilig sa sushi dyan. At good thing naman para sa hindi masyadong mahihilig sa sushi. So, hindi sila masyadong maiinggit kapag napanood nila ako. So, ayan guys.
Nangangalay na yung namay ko, guys. Wait lang, ha. Pahinga lang. Ayun, guys. Ayoko nang gamitin to. Magkakamay na lang tayo para mas mabilis. Mas makakain tayo maayos. Nangangalay na talaga yung daliri ko dito, yung dalawang to. Sakit-sakit na. So, kakamay na lang natin para mas masaya. Oh, di ba? Mas madali. Pinahihirapan pa yung buhay. So, ano pa pwede natin pag-usapan ngayon, guys? Habang pinapanood nyo at sinasabayan nyo akong kumain. I think pwede natin pag-usapan bakit nga ba mukbang yung naisip ko na mostly na laman ng YouTube channel ko or content. Bakit nga ba mukbang? So I think yung first answer ko doon is mahilig talaga ako kumain. And dati malakas akong kumain. Ngayon medyo nag-iingat na tayo sa pagkain, lalo na sa rice. Nagbabawas-bawas ba ng konti? Dahil syempre, magkakaedad-edad na din. So, konting ingat, kumbaga ganun. So, ayun. And also, napili ko yung mukbang dahil, ayun nga, nanonood din ako ng YouTube. Yun yung halos madalas kong napapanood. And some of mukbanger na pinapanood ko ay sina, kung kilala nyo sila, is si Quang Tran. Siya ay Vietnamese na madalas na ginagawa niya is kokopyahin niya yung parang ingredients sa isang restaurant or kung saan. And then imumukbang niya yun. Magaling siya magluto. And minsan kumukopya rin kami ng mga ingredients dun sa kanya. And then also other mukbanger na pinapanood ko is si Stephanie Su. Kami ni wife pinapanood namin si Stephanie Su. Ang maganda naman kay Stephanie Su is nagkukwento siya ng mga true to life story ng mga crime. Kaya entertaining. Eh, Korean yon si Stephanie Su. And yung pangatlo na madalas ko pinapanood, mukbang siya pero ASMR yung style niya, si Zach Choi. Zach Choi is Korean din, which is ang dati niyang trabaho is... Yeah. Ang dating trabaho ni Zach Choi is model siya. So, ASMR yung dating nung ano niya na cinematic. Nagluluto rin siya before siya mag-ASMR. And then, konting history. Kung hindi ako nagkakamali, nag-start yung mukbang sa Korea 2010. And ibig sabihin ng mukbang is yung kumakain nga sa harapan ng live. Parang live streaming na kumakain. Ganun. Ayun lang. Siguro yun yung reason kung bakit mas pinili ko yun na mostly laman ng channel ko or content. Kasi mahilig akong kumain. Saka ano pa ba? Ano pa ba gagawin mo? Kakain ka na lang. Diba? Mabubusog ka na. May napapasaya ka pa ibang tao. At minsan may naiingit sa'yo. Pero pasensya na kung nagugutom ko kayo. Yung mga binanggit ko pala ng mga mukbangers kanina, mga sikat na talaga sila. Million-million na yung mga subscribers nila. And sana someday maging katulad din nila ako. Ang taas ng pangarap. Ayun nga, sabi nga nila, kung mangarap ka lang din, taasan mo na, di ba? So sana someday sumikat tayo. Wala naman imposible kung may pangarap ka. Uy, nagdadrama na. Baka magkaiyakan pa tayo dito. So kain na kaya, guys. Ayan. Kaya sa mga bago po sa akin channel, sa mga makakanood nito, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga content or video na gagawin ko. Sarap siya, guys. So, ayun. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagkain, guys. Okay. Tapos, mamaya sasabihin ko naman sa inyo yung mga local or mga Pilipino mukbanger na pinapanood ko.
Masarap. Itlog, my favorite. Paulit-ulit ba ako? Napanood nyo rin naman siguro yun sa ano, nung nagmukbang ako ng Korean. Nakita nyo naman kung gaano kadami itlog doon. Pati doon sa Ultimate Pinoy Breakfast. Egg is life. So, ayun guys. Yung mga Filipino or Pinoy mukbanger naman na pinapanood ko madalas is, number one is si Richard. Pamilya sila. Mga kawigel. Shoutout sa mga kawigel. Ang maganda sa kanila is yung kung paano nila i-treat yung isa't isa as pamilya. Before sila mag-start, magdadasal. And then, kapag mag-start na sila, magsusubu-subuan silang apat. Medyo nasa boybayan na rin namin yung paglaki ng anak nila lalaki. Hanggang sa nagbago na rin yung boses niya, nagbinata na yung boses. Ang maganda pa rin pala sa channel nila na nakakaingit is yung madalas sila is yung lechon, crispy pata, ganun. Ayun, sasarap, nakakaingit na mahirap mahanap dito. Kung gusto mong magkaroon ng ganun dito, parang bibili ka ng sarili. Kung meron naman dito mga nabibili ng lechon, kaso iba to rin talaga yung lechon ng Pilipino ng Pinas. And then, yung second na pinapanood namin madalas is si Ryan's Life. Madalas din namin yung pinapanood and masaya. Shoutout sa mga kasaulo. And then, si Ryan, nag-keto diet yun eh. Keto ba or fasting or intermittent yung ginagawa niya ata. So, mga unang-unang video na pinapanood namin, hindi talaga siya nagra-rise eh. Tapos, si Ann, parang hindi naman talaga daw siya maggaganon na mukbang kasi nga parang nadamay lang siya kay Ryan na malakas kumain. Nakakatuwa rin. Nakakatuwang panoorin. Tapos minsan, dun sa channel nila, minsan yung anak nilang dalawa ang lumalabas na rin minsan. So, nagpiling ko, sinasanay na nila na maano sa YouTube. Yung pangatlong madalas namin pinapanood is Bisaya Studio. Masaya din silang panoorin na pamilya. Tatlo sila, isa pa lang yung anak nila, yung lalaki. And then, may napanood ako doon na parang magaling siya mag-edit din eh. May mga cinematics din, tapos basta magaling siya mag-edit. Then, ang masarap din sa mga kinakain nila madalas is yung mga crispy pata, lechon din. And I think meron silang business na ganun eh, yung sa lechon something. Eh, kasi tiga Cebu din sila eh. And then, ayun nga, masaya manood ng mga mukbanger eh. Si Pambansang Kolokoy minsan, or napapadalas din yung mukbang-mukbang nila ni Marites eh. Yung sa tatlong sinabi ko kanina, si Richard, Ryan's Life, saka Bisaya Studio. Iniisip ko nga na makipag-collab sa kanila eh. Sana pumayag sila kapag kinontak ko sila. Ang kaso, ang problema ko talaga is kung yung paano yung mga pagkain. Kasi mahirap dito eh. Mahirap yung source ng pagkain ba? So ayun, sana pumayag sila kapag kinontak ko sila at gumawa ng collab. Sana all. So ayun guys, sila yung mga Filipino mukbangers na pinapanood ko. Tapos minsan, mayroon din mga iba na napapanood na yung hindi pa mga masyadong sikat. Parang kumukuha ng technique paano yung makipag-usap sa harap ng camera. Kasi syempre, hindi rin biro eh. Yung kumakain ka tapos nakikipag-usap ka sa camera. Sana kung parang totoong tao yung kausap mo eh. Minsan naisip ko parang akong tang eh. Pero ayun nga, katulad ng sinasabi ng iba, sanayan lang talaga. Saka kapag mumukbang, yung pag-prepare ng pagkain, mahirap. Tapos most of the time, kakainin mo na yung pagkain, malamig na. Dahil nga siyempre, magsa-set up ka pa and all. Kung paano yung itsura na maganda, thumbnail, tapos yung mga topic na pwede mong pag-usapan kasama yung viewers mo para hindi naman boring yung content at hindi lang yung papanoorin ka, kain ka lang ng kain. Which is pwede naman yung ganun, pero parang mas maganda pa rin yung nai-entertain. Like parang may interaction, yung interaction ng viewers or audience sa'yo is tuloy-tuloy. Parang may pinapakinggan sila sa'yo. Ayun yung mga mahirap na part ng pagiging isang mukbanger eh. Or sabihin na natin na vlogger or YouTuber.
sarap guys. So ayun nga guys, yung mga bagay-bagay na akala ng iba is madali lang, pero hindi talaga nila alam, mahirap din talaga maging mukbanger. Tapos yung gastos pa sa mga pagkain, katulad nito, magastos to eh. So ayun guys, I think yun na yung topic na pag-usapan natin today. Ayoko na mag pa na iba, baka mapadrama pa tayo dito at maiyak pa ako eh. So try na lang natin itong ubusin. Ito masarap talaga oh. Itlog is the best. So guys, comment down below kayo sa mga content suggestions na gusto nyong try kong gawin or kung possible kong magawa. And ma-appreciate ko talaga yun dahil matutulungan nyo ako, dahil nahihirapan na rin kaming umisip or ako ng mga content na pwede namin gawin. Saka para maraman ko na rin kung ano yung mga gusto nyo mapanood sa akin. Kasi nga, hindi lang naman mukbang yung ginagawa ko. Gumagawa din ako ng reaction videos, unboxing, and ano pa nga yun? Ayun. Tapos, basta. Comment down below kayo kung ano yung gusto nyo mapanood na content sa aking YouTube channel. At ma-appreciate ko talaga yun, guys. Malaking tulong yun sa mga content creator. Wow, content creator? Ang tindi ng pangalan. Or YouTuber. Malaking tulong yun sa amin para mabigay namin yung mga gusto nyong panoorin. Hindi man sabay-sabay, at least magagawa namin. Susubukan namin. Nakarami na rin ako ha. Kahit hindi ako masyadong mahilig sa sushi. Aborito kong Japanese food ano eh. Chicken karaage. Pork katsudon. Saka ano pa nga yan? Ano pa yan? Yun lang ata ang dalawa yung pinakapaborito kong Japanese food. Which is gumawa rin kami ng content na gano'n. Hindi ko lang alam kung ito ang mauuna or ayun. So, abangan nyo na lang. Depende sa aking butihing asawa na nag-e-edit ng aking mga video. So, kailangan ko na talagang matutunang mag-edit para kasi parehas kami nagtatrabaho. Minsan, parehas kami walang oras. So, ayun. Ang kaya ko lang i-edit yung mga short film na napapanood nyo sa YouTube channel ko eh. So, kailangan ko na talagang i-practice mag-edit dun sa ginagamit niya na editor. Para kung meron akong free time, ako na yung mag-edit. Para salit-salitan kami. Tapos kung siya naman may free time, siya yung mag-edit. Kaya, medyo matamlay din yung channel ko ngayon at walang masyadong upload eh. Dahil nga ganun, busy parehas. So, ayun guys, I think di ko na kaya at di ko na talaga kayang ubusin, busog na ako. I think hanggang dito na lang yung video, dito ko natatapusin. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa aking kumain. At pasensya na sa mga nagutom ko, na mga mahihilig sa sushi. Maraming salamat again. I really appreciate all the support. Oy, nag-i-English. So, sa mga bago sa aking channel, again, please subscribe and please like this video kung nagustuhan nyo and please share. Hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na gagawin ko. So thank you again. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo. Stay safe, good vibes, and peace out.
Tom ino! Arigato gozaimasu, sir. Black Panther.